Naku naman, heto na! Ang former 3 Division World Champion na si Jandriel Casimero, ang Angas ng Pinas, binanatan na naman sa social media. Sinisira na naman ang imahe, lalo-lalo na sa kanyang imahe sa harap ng kanyang promoter na si Masayuki Ito at pati na rin sa manager ng former International Boxing Federation Super Bantamweight World Champion na si Terrence Jandwene at higit sa lahat ay sinisiraan sa mundo ng boxing. Former Japanese World Champion ay sa wakas nagpalabas na ng kanyang opinion sa darating na laban ng current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue kontra sa former World Champion na si Luis Neri noong May 6, 2024 sa Tokyo Dome sa Japan. Kadalasan mga opinion ng kababayan ni Inoue na babahala, kinakabahan at natatakot na. Pero bakit nga ba ang mga dahilan alamin? Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Well, ayun na nga kakwento. Ito ang larawan na pinagkakalat sa social media. At ang masaklapan nito, ang nagpapakalat nito kakwento ay kababayan din natin na kung saan ay maimpluensya at pinagbabatayan din ng mga international boxing news reporters at kilala din sa mga sikat na mga managers at mga promoters sa mundo ng boxing. Pero karapatan man niya na gawin ito, pero syempre, normal lang din na malaman ng mga kababayan nating mga Pilipino kung paano niya ibinabahagi ang mga updates ni Casimero. Hindi lang si Casimero ang imahing sinisira nito dahil dahan-dahan itong sumasalamin. Ano nga bang klaseng boksingero ang mga Pilipino? Pero ganun pa man, ang ibinahagi niya ay pinick up kagad ito ng Japanese sports provider din. At naka-mention pa o nakatag ang promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito, na kung saan para bang nagpapahiwatig na ganitong klase ang boksingero mo Mr. Ito. Sabi pa niya, itong si MJ Altamura na manager ni Doheny ay lagi nagsasabi ng totoo kahit na legit ang source mo or ano ba. Pero ganun pa man, medyo manghang din ang sinabi niya dito. Kaya ayon sa kanya, kahit pa paano, kung may laban si Casimero sa buwan ng Mayo, ipupusan niya anuman ang gusto mo. Na itong si Casimero ay hindi niya talaga kayang makuha ang timbang. Tingnan nga raw natin ang katawan ni Casimero na namumuhay ng debe sa kanyang buhay mula sa pera na kanyang ninakaw daw mula kay Mr. Masayuki Ito. Nakuha, pero hindi po literal na talagang nagnakaw ng pera. Ang punto dito ay namumuhay sa the best in life si Casimero na galing sa pera ang kinikita ni Casimero mula sa mga laban na ibinigay ng kanyang promoter. At ito pa ang mga pinagsasabi at naging komento ng iba. Pero ganun pa man, Mike Pinoy na tilaban ng inis sa nasabing post at sinabi niya na 3-weight world champion, Champ Casimero, the pride of the Philippines, number 1 pound-for-pound boxer in the Philippines. Pero syempre, may nag-comment din ng ganito. Nako ah! Samantala, may revelasyon ng former 3 Division World Champion na si Higashi Higashi ay isa sa mga trainer ng Uhase Boxing Gym na kung saan itong si Inoue ay kabilang sa nasabing gym. Ayon sa kanya, itong si Neri ay isang nakakatakot din ni isang boksingero at higit sa lahat ay mas nakakatakot pa sa ating kaubayan na si Marlon Tabales. At bultan niyang sinabi na itong si Neri ay isa rin maituturing, isang mahirap at delikado na kalaban, kaya talagang siya mismo ay nagsasabi na nakakatakot talaga itong si Neri dahil sa may pinapakita niyang mga estilo sa pakikipaglaban. Mahilig itong magbato itong si Neri ng mga kombinasyon at iniikot-ikutan pa ang kanyang kalaban. Kaya sa mga binibitawang masuntok ni Neri ay dapat maging maingat itong si Inoue dahil baka madali pa itong si Inoue kay Neri. Bagamat maraming mga makababayan niya na naniniwala na kayang talunin ni Inoue itong si Neri by way of knockout, pero para sa kanya ay sana talaga na man-knockout ni Inoue itong si Neri. Lalong-lalo na para sa mga kaubayan niyang mga Hapon ay aba wala rin silang ibang gusto kundi may pagiganti ni Inoue ang mapait na sinapit ni Shinsuke Yamanaka sa kamay ni Neri. Pero ganun pa man, mas lalo pang iinis si Neri ang mga Hapones layon kay Neri sa laban nila ni Yamanaka ay talagang hindi siya lubusan na naghanda. Dahil katunayan, sa gabi hanggang madaling araw ay nag-iinuman sila ng kanyang mga barkada. Kaya kapag pumupunta na siya sa boxing gym ay aba, katunayan, hangover pa siya na nagsasanay. At sa laban ay napakadali lang niyang tinapos ang Hapon na si Yamanaka. Kaya naman, lahat ng mga Hapones mga kwento ay gusto talaga ay papatulog ng mahimbing itong si Neri ni Inoue. Dahil gusto nilang ito ang mapait na sasapitin ni Neri bilang pahiganti nila sa kanya. Mangyaga kwento, nagsalita na itong si Bob Arum na co-promoter ni Naoya at ang beses nang sinabi niya
Numakit na ng timbang itong si Naoya dahil kung ayat lang si Inoue sa featherweight division, itong si Inoue talaga ay pagkakaguluhan pareka sa ang laban kontra sa mga kampiyon sa featherweight division. Ikaw ko kwento, kung sa featherweight division akyat si Naoya, ano sa tingin mo? Kaya ba niya na mapapanatili ang kanyang malinis na kartada? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Honey Lopez, kikakwentong User, kikakwentong Michael, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.